Yo, what's up? Magandang araw, kapatid. It's me once again, Kuya Lan Moto TV, ang iyong kuyang mekaniko, no? Kapatid, gusto ko lang po sanang bigyan natin ng pagkakataon na masolusyunan yung problema ng isang kapatid natin. Yan yung comment niya, no? Pero kapatid, hindi niya kasi na specific kung ano talaga yung problema. Pero parang nag-gets ko siya, no? Baka ang problema ng motor niya ay, or motor ninyo, baka man nangyayari ito sa mga motor ninyo, no? Kapag hinihigpitan mo kapatid yung axle ng mga gulong natin, ay hindi mo na rin maikot yung gulong. So ito po yung mga problema niyan kapatid, no? Spacer, no? Pero paano ho ba natin maaayos ang spacer? Ito yung spacer kapatid, tubo lang po ito, no? Na medyo makapal, hindi po siya yung ordinaryong tubo lang na nabibili, no? So may mga nabibili po nito, pero standard yung sukat nila, no? Wala talagang specific, lalo na kung replacement. Walang specific na pag sinabi mo pang XRM, eh, ibibigay sa'yo kaagad na gano'n, no? So, minsan mahaba, minsan naiksin ng konti, no? So, kapag hinihigpitan mo kapatid yung axle mo, tapos hindi mo na maikot yung gulong, eh, bitin po yung spacer ninyo. Kung paano to ayusin, patapusin niyo po yung video kapatid, no? Okay kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nasa basic po, kung napansin nyo kapatid, no, nasa basic po yung mga binibigay kong mga tutorial ngayon, mga tips, no. Very basic talaga ito kapatid. Yung mga mekaniko, karamihan, alam na nila ito. Alam na ng mga mekaniko ito. Pero gusto ko kapatid kasi mas bigyan ng pagkakataon na kagaya ng iba na hindi masyadong maalam sa paggagawa ng motor. Yung iba ayaw magrasahan, may pambayad naman ako eh, bakit pa ako gagawa, di ba? Parang may mga ganun na scenario kasi, no? So, at least kapatid, ang gusto ko lang mangyari, kahit hindi magawa ng nila o kayo, hindi nyo magawa, at least may idea kayo, no? So, maiiwasan kasi natin yung mga scammer, no? Scammer ng mga kapatid natin, no? So, peace lang po. Wala pong away-away dito, ha? Ako nga, inaaway ako eh. Minumura pa nga ako. Sino ba yung nagmura sa akin nakaraan, ha? Ah, si Rolando Cruz Jr. Rolando Cruz Jr., sir. Ah, ito lang ang masasabi ko sa'yo. No, peace po tayo. Huwag niyo mo po akong murahin kasi ako po kapatid, sasabihin ko lang sa iyo, wala po akong ginagawang masama dito sa YouTube channel ko. Hindi po ako nanluloko ng tao, hindi rin po ako nang mumura, no? Although nagkakaroon tayo ng real talk dito kapatid, pero para sa ikabubuti ng mas marami, no? Halimbawa, parang ikaw po, isa ka lang sa hindi naniniwala sa akin sa 51,000 na nag-subscribe sa akin, na bakit sila nag-subscribe? Ibig sabihin kapatid, natulungan ko sila sa isang pagkakataon, ano? Sa isang video ko, mayroon silang natutunan, no? So kung ikaw po, wala ako na itulong sa iyo, okay lang po. Wag na po tayong magmuran. Wag na po tayong mag-away. Kapatid, ay hindi po ako nag-create ng channel para may pag-away sa iyo, ano, o sa ibang tao, no? Gusto ko lang po minsan sabihin yung katotohanan, no, yung real talk, ay yun naman talaga ang masakit. Alam mo kapatid, kung sasabihan mo ako ng, iko-comment mo ako ng mali ako, or okay lang po yun, kasi tiyatanggap ko naman po yung kamalian. Alam ko po yun na hindi, kagaya na sa ibang vlog ko na sinasabi ko, na hindi po ako perfecto, no, marami pong mas magagaling sa akin. So nagkataon lang po na yung mga basic ko lang na nalalaman, eh, share ko lang din sa mga kapatid natin na hindi naman gaanong maalam sa pagmimekaniko kapatid, no? Pero huwag na rin po tayong magmurahan. Pangit na rin po yung ganun, no? yung mga anak ko po kasi binabasa nila yung comment ninyo. Minsan nakakabasa sila ng hindi maganda, no? So nasaktan din po yung mga anak ko, siyempre. Ingat-ingat din po tayo sa mga sinasabi natin, no? Eh, kung taga-Palawan ka po, pwede mo naman ako puntahan dito, no? Sa shop ko, Uno Motorcycle Parts Accessories and Service Shop po. Punta ka lang dito kapatid, no? Walang problema sa akin. Okay, napapalayo na tayo.
Pasensya na po kayo no, na naka-read away lang ako kasi medyo nasaktan ako ng nakaraan. So kapatid, meron po tayo ditong sample na hub, no? Yan. So ikinabit ko na po yung bearing, no? Kapatid, yung sukat po nitong spacer na to, eh halos kapantay lang po sa inuupuan ng bearing na to, no? Kapatid, itong bearing na to, kapag pinasok mo yan dyan at pinukpok mo, may hangganan po yan. Tatama na po yan doon sa kagaya nito ng hangganan. Ito yung nakikita yung maputi-puti na yan. Yan. Babangga na po dyan, kapatid, itong bearing, no? So ito, babangga na po siya doon. Hanggang doon na lang po siya. So ito, kapatid, nakabangga na to, no? Kapag ganun po yung nangyari sa inyo na hinihigpitan nyo yung axle ninyo ay hindi na umikot, kapatid, sukatin mo yung spacer mo, no? Kung sakto lang ba sa banggaan ng bearing na ito, yung kanyang tangkad, no? O, ayan, kapatid, o. Yeah? Kailangan saktong-sakto lang yan, no? Kung hindi po sumakto, kapatid, eh, pwede mong halimbawa kung kaya naman ng isang flat washer, no? Pwede nyo itong lagyan ng flat washer, eh. Pero, ito, kapatid, para sa makatipid tayo, no? Pwede nyo pong lagyan niya ng flat washer, no? Lagyan ng flat washer dito. At i-welding nyo yung flat washer, kapatid, para fix na siya, no? So, kung hindi naman po kaya ng flat washer at kailangan nyo talagang magpalit ito, eh, magpalit na lang po kayo. Pero, kapatid, paano po kapag yung nabili ninyo ay sobrang haba naman, no? So, syempre, lalampas na siya dito sa may pinakaupuan ng bearing, no? Yung hangganan ng lagayan ng bearing. So, kung lampas po sa diyan, kapatid, huwag po kayo mag-alala. Madali lang naman yun, ano? Pwede po natin yung sandirin, no? Pero kailangan, kapatid, masukatan mo muna, no? So, ito po kung paano magsukat. May dalawang klase po ng pagsusukat yan, kapatid, no? Yung unang-una, yung ginagamitan ng pillar gauge, no? Ay, pillar gauge ng caliper. So, kung pillar gauge na din. So, ginagamitan ng caliper, kapatid, no? So, ang gagawin lang po natin, kapatid, itong dulo na ito, no? Itong dulo na ito, ay itatama nyo po yan sa bearing. Bearing doon sa loob ng yung naakabit na, no? Yung isa dapat tanggal pa rin. So itatama nyo lang po dito, kapatid, sa inner diameter yan, no? At ito po, itong isang to, yan yung dulo, yan naman po yung itatama natin doon sa inuupuan ng bearing, kapatid, na sinasabi ko kanina. No, ganun lang po magsukat noon. So parang ganyan po, yan. Hindi. Oh. Tapos iuupo lang natin siya doon sa loob sa may tamaan ng sa may tamaan ng bearing din, oh. So yung kalalabasan niya, kapatid, ayan na yung magiging spacer mo. Dito mo na isusukat yung panibago mong tubo, no? Yan. So yan niyo na po yan ilalagay, no? So kapatid, make sure po na kapag binaon nyo ito doon ay hindi nyo na po magagalaw kasi pwede pong umatpas abanti ito, no? So ito po kasi sa akin eh may higpitan pa ito kaya lang nawawala na yung lock niya. Yan. No? So paano, kapatid, kung wala ka nito, no? Kung wala ka ito, so siyempre nasa bahay ka lang eh. Hindi ka naman talaga totally mekaniko eh. Hindi ka naman din talaga at least may idea ka lang sa luag at higpit, no? So, bibigyan kita, kapatid, ng idea na kahit hindi ka literal na mekaniko o hindi ka talaga nagawa ng motor, eh, makakaya mo itong gawin, itong discarding na ito, no? So, ganun pa rin, kapatid, no? Kukunin mo lang yung hub at ikakabit mo lang din po yung bearing dito sa isang part lang. Tapos, kapatid, kukuha ka lang ng ting-ting. Yan, no? So, ganun din po, kapatid, yung mangyayari, no? Itatama nyo lang din po yung ting-ting dito sa may inner diameter ng bearing, no? At so kung nakatama na po dyan sa loob, no? Yan, hindi nyo gaano makita, kapatid, eh pasensya na, pero dyan po yan nakatama sa mismong inner ng bearing, no? So kapag nakatama na po dyan, kapatid, igagasgas mo po itong ting-ting na ito doon sa upuan ng bearing, no? Kung parang paganyan, igagasgas mo po siya, magkakaroon po ito ng marka, no? So, itry natin, ha. Busog ako, ha. Kain ko lang kaya nadidigay-digay pa. Aray na putol. Wait lang. Ulitin ko lang. Okay. So, ayan, kapatid. Kung nakikita mo yung naging marka niya, sana ba yun na hindi ko makita. Ayan.
Oh, ayan yung naging marka niya. No? Oh. Ayan yung naging marka. No? Kapatid, kung nagkaroon ka na ng marka na ganyan, tapos ang gagawin mo kapatid ay medyo iaangat mo lang siya ng 1mm o mga kunti lang kapatid. Dagdagan mo lang siya ng kunting haba, no? Huwag mo pong puputulin yan mismo sa pinagmarkahan. Puputulin mo siya, ititira mo yung marka na yan dito sa maiksing na tira, no? Yung gagawin yung sample, gagawin yung panukat. So, iangat mo lang po ng kunting-kunti lang kapatid. Siguro, mga kasing kapal lang ng 25 centimos, no? Mga ganun lang. O, mga flat washer, masyado na makapal yan eh. Pwede kapatid yung mga flat washer na 6mm or 8mm, no? Kunting-kunti lang po, mga 1 to 2mm lang, no? Ang idadagdag ninyo. Yan. Tapos, dyan nyo na po isusukat yung inyong tubo. Yan. O, di ba kapatid? So, sa paglalagari po kapatid, eh, bahala na kayo. Kailangan mapantay nyo lang siya, no? Sana kapatid, nakatulong ako sa problema ng motor mo kung ito man yung nararamdaman mo. Kasi kapatid, kapag hindi mo ito nasolusyonan, eh, lagi kang makabasagan ng bearings. Sinisigurado ko yan sa'yo, no? Or, tatakaw sa gasolina, yung makina mo. Sabi mo, carburetor na naman ang sira. Yung pala, yung spacer lang pala ang sira. Okay, kapatid, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? At paki-hit na rin po itong notification bell. Salamat po.